Good morning po mga kabayan. Kumusta tayong lahat? Panibagong araw na naman ang ating trabaho. So sana ayos lang tayong lahat. Lalo-lalo na mga kababayan natin sa malalayong lugar, sa lahat ng bansa, kung nasaan man kayo, sa lahat ng panig ng mundo. Sana ayos lang tayong lahat at malayo sa karamdaman na lumalaganap. So yun, ano nga bang ganap natin ngayong araw? So, ang trabaho natin ngayon, maglilinis tayo ng dishwasher machine o yung hugasan ng mga plato. Yun. Bali, ilang linggo na rin yata o buwan na yata hindi nalilinisan. Sobrang dumi na. Kaya sinabi ng manager na linisan ko muna. Yun. Ganyan tayo dito. Kung ano-anong trabaho na lang inuutos, basta related sa engineering. Yun, wala namang problema. Kahing-kaya naman natin linisan yan. Ganyan pag mga Pilipino. Kahit hindi natin linyada na trabaho, magagawa natin ang paraan na trabahuhin. So yun, samahan nyo ako mga kabayan. Linisin natin yung machine na yun. Papakita ko sa inyo kung anong klaseng machine yun. So, bali ginagamit lang siguro yun sa mga ganito, sa mga hotel, malalaking restaurant. Yun ang mga ginagamit kasi iwas trabaho ng tao. So, bali isang tao lang nang tatrabaho dun, ilalagay lang yung mga hugasin. So, paglabas niya, hugas na, saka tuyo na. Yun, samahan niyo mga kabayan. Bale, ito po yung ating dishwasher machine. So, maglilinis tayo ngayon ng kanyang loob. Yan. Unang-una, tiglis natin yung tubig. Drain muna natin. Yan. Angat lang natin ito. Tapos, yan, mag-drain na siya. Angat lang konti. Yan. Maduming-madumi na po yung tubig niya. Yan o. Malabo na. Dapat to every week nililinisan. Kaso yung mga nag-uhugas dito, wala silang pakialam. Kung ano lang yung trabaho nila, yun lang. Hindi nila iniintindi yung machine kung madumi na ba o ano. Ganun po mga ibang lahi minsan. Kung ano lang trabaho nila, yun lang gagawin nila. Kaya hindi sinabihan ng manager na maglinis, hindi nila nililinisan. Balian ho yung ating dishwasher machine. Yan, hindi mo na kailangan maghugas ng manumano. Paglagay mo dun sa lagay ng mga plato sa mga baso, tapos ipasok mo na dyan sa machine. Yan na. Paglabas niya, tuyo na. Ayan, yung may mga shampoo na rin siya, may mga sabon na rin siya. Pag gumanad siya dito sa loob, kasama na yung sabon. So, yun, pabango na. Yan, bali, drain ko muna po. Tapos drain, i-sprayan ko para malinis na malinis. Tapos papalitan ng bagong tubig. Yan po mga kabayan, yung pagpapalit ng tubig sa dishwasher machine. Yan yung pinaka tanke niya. Malaki rin yung tanke niya kaya matagal maubos. So automatic naman siya lahat. Pag tinanggal mo yung tubig, tapos pag nalinisan, so i-on mo lang siya, magre-refill na siya ng bagong tubig. Yan po. So yan, hintayin natin na maubos yung tubig, tapos pakikita ko sa inyo kung paano mag-refill ng tubig. So yan po, bali ubos na yung tubig niya, na-drain na. So ngayon, lalagyan ko naman ng, bugahan ko naman siya ng tubig. I-spray natin ang tubig. Tanggalin muna natin yung cover para malinisan.
bubuk ito. Okay. Yan, sobrang dumi. Yan, ito niyo po. Yan. Salted na siya. Ano? Wala yung pinaka-heater element niya. Para mainit yung tubig. Yan, bubuhang ko muna ng tubig lahat. Para matanggal yung mga lumot-lumot. Pagkasagalin din nililinis, salted na yung loob niya. Yan o. Kung ano yung asin, dumidikit. Yan. Kaya kailangan every week nililinis siya. Ito, ito. Kailangan din natin linisin. Cover niya. Yan. Yung mga asin-asin niya. Yan po, bali nalinisan ko na siya. Natanggal na yung mga salted dun sa loob. Ngayon naman, i-refill ko siya ng tubig. Tapos, lalagyan ng chemical na panglinis. Tapos, papaanda rin ng mga isang oras. Yan, ang ating chemical. So, my scale, Deluxe T52. Liquid acid descaler. Yan. Kunting ano lang, kunting lagay lang na ganito, mga isang puno dito sa cup niya, sa takip. Tapos isang puno doon. Tapos isang oras nating papaandarin para malinis lahat. Yun. So, kunin ko muna po ng tubig. Bali, puno na siya ng tubig, mga kabayan. Ngayon, lalagyan ko na siya ng acid, kumpalinis, liquid acid na descaler. So, konti lang dapat. Isang ganito lang. Kasi matapang to eh. Ngayon, lalagyan natin din sa tubig. Hindi kailangan damihan kasi asido. Yun. Tapos, papanda rin ko siya ng isang oras para malinis na malinis talaga. Pagkatapos ng isang oras, palitan ng tubig. Tapos, pabanlawan uli siya. Panda rin uli ng mga ilang minuto. Mga 30 minutes, ganun. Tapos, tapon uli ang tubig. Yun, tapos refill na ng panibago para mahugas yung chemical niya. Yun, saraduhan ko na. Tapos, sarado natin to. Yun, tapos. Pagganahin natin. So, dapat yung temperature niya ay, yan, 73. Para mainit talaga yung tubig. Ayan, tapos paandarin na natin.
lang siya. Yun po, papaandarin muna natin siya ng mga isang oras para malinis talaga lahat sa loob. Yan, balikan natin pagkatapos ng isang oras. Yun, tapos nang maglinis. Patayin na natin ngayon, palitan natin ng tubig ng ating machine. Tapos na, buksan na natin. Release natin ng tubig. Papalitan ulit ng tubig, tapos palitan ng bago, pagganahin ulit ng mga kalahating oras bago papalitan natin ng bago. Yun. Ayan, taas lang natin to para bumaba yung tubig. Ayan. Pag may ganito ka siguro sa bahay mo, saglit lang maghugas, kaso patay ka naman sa kuryente. Laki ba naman ang machine eh. Tapos na yung kalahating oras mga kabayan. So, patayin na natin ngayon para tapo na natin yung tubig. Tapos pag refill, yun, pwede nang gamitin. Patayin muna natin siya. Yun. Tapos, release ulit natin. Drain ulit natin yung tubig niya. Yan. Tapos kargahan na natin ng bago. Refill na tayo ng bago. Tapos pwede na. Tapos ulit natin. Yan. Medyo luminis naman. Kahit pa paano. Hindi kagaya kanina na naninilaw na siya. Saka sulted na. So ngayon, shining na. Malinis na. Yan, drain muna natin. Para mapalitan na ng bago. Para ready na naman gamitin. Yan po mga kabayan. Bali, nalagay dito yung mga plato. Tapos ipapasok sa loob. So, pasok sa loob. Tapos i-start yung machine. Pero dito na yung labas niya. Ano? Ayan. Ganyan po yan pag inamit machine yan. Hintayin mo na lang na matapos yung mahugasan. Tapos paglabas niya tuyo na. So yan po. Ready to use na. So, tapos na naman yung trabaho natin ngayon. Ayan. Bali yan muna ngayon, tapos na yung ating paglilinis ng machine. So hintay-hintay na lang ng ibang trabaho. Merienda tayo mga kabayan. Sa isang buwan. Ayan, luto ni Master Carlos. Maruya sa Tagalog. Si Master Carlos. Niluto niya. Ayan o. Saging na bungulan, tapos nilagyan ng harina. Tapos yan, prinito. Sarap. Sinong nakaka-relate sa ganitong pagkain? Yan, merienda muna tayo kasi wala nang ginagawa. Pasyalan muna natin mga kabayan yung hasyenda ni Master Carlos. Yan, malago na yung mga kamote. Sarap nitong pangsigang. Yan. Sinong kumakain ng talbos ng kamote dyan, shout out. Yan, may bunga na rin yung mga okra na tanim. So, bali yan libangan namin ni Master Carlos pag walang ginagawa. So, nagtatanim kami dito. Oh, may saging din, oh. Sana bumunga, hindi abutin ng taglamig. Yan. Para may gagawin kaming banana queue. Yan, may saluyot, may okra, yan, kompleto rin. Yan, namumunga na yung isa.
Pwede nang anihin pag malaki na. Yun o, si Master Carlos. Master Carlos, kailan natin ibabiyahe ang talbos ng kamote? San ba natin ibabagsak yan? Sa Balintawak? O, meron din na Ampalaya. Saka Alugbati. May sitaw din. Ayan, bali yan po ang libangan namin dito. Tanim-tanim din para may mga igulay. Tanlad, yung mga tropa ko dyan sa Sakaka na gusto ng tanlad, sabi lang kayo. Dadalhan namin kayo ng tanlad. Kisa naman bumili pa kayo sa City Flower. Ayan, bigyan na lang namin kayo ng tanlad. Mahal yung tanlad sa City Flower, di ba? Magkano rin yung isang ano doon? Toriel, isang piraso. Bah, balita nyo, mahal. Eh dito, hindi nga maubos-ubos. Apat na tumpok. Yan, magagardening muna si Master Carlos. Tapos pan ko yun yung umbray niya. Master Carlos, anong masasabi mo sa iyong karanasan? Napakarami. Mahirap balikan. Mahirap balikan? Eh, at least na nakasurvive. Kaya yan ang survivor ng Sakaka. Ayan. First COVID in Sakaka. Ayan. Awa ng Diyos at magaling na. Na first COVID sa Sakaka. Halos 2 buwan quarantine. Ayos naman ah. May corona na sinasabi pero wala namang naramdaman na kahit ano. Ayan, tanim-tanim muna siya rito ng mga gulay-gulay. Nataan yan sa ano, sa talbos ng Ampalaya. Oh, talbos lang pala ng Ampalaya ang gamot sa ano eh, sa COVID eh. Oh, sabi ni Master Carlos. Totoo naman talaga kasi masustansya naman yan eh. Ayan oh, may bunga na siya oh. Ayan. Ayan, bumubunga na. Saka talbos na ano. Palunggay. Ang aming libangan dito, naggagardin kami. Ayan, ang aming hacienda. Hacienda de Alnusol. Ayan. Sari-saring gulay. Sarap niyan sa munggo. Alugbati. Nilagyan mo ba yung munggo mo, kuya? Wala. Wala? Talbos lang ang Ampalaya. Ah, yes yun. Malunggay. Sarap. Ah, malunggay. Yes yun, parehas lang naman ang mga sustansya. Yan, bali playground po ito. Dating may mga tanim na halaman, tapos pinatanggal. Ayun, tinaniman namin ang mga gulay. Ayan, papakinabangan pa. Oo, yung iba ayaw kumain ng gulay. Pero nung nagkaroon ng COVID-19, lahat sila gulay na kinakain. Ano na, concern na sa kalusugan. Natuto nang kumain din ako. Yan. Luya. Trivia muna po tayo. May kasabihan dito sa Saudi na 2 klase. Pagka hindi ka raw nakalbo, o kaya namuti ang buhok, hindi ka raw Saudi boy. Ayan o, kitang-kita nyo, Saudi boy na Saudi boy o. May ebidensya. Yan, tamang ano lang, joke time. Katuwaan lang para hindi seryoso. Yan o, mataba na yung lupa. Kukunti na lang yata yung pataba doon. Sa loob. Saan? Doon sa may ano nung swimming pool, machine, motor. Kalating sako. Pwede pa sigurong itanim dyan yung kuwan, yung mga okra. Bah, pang malakasan yung chinilas mo ah. Pang ano yan, pang arabo.
pang-arabong kinilas, pinang ano lang. Kinang cultivate lang ni Kuya ng lupa. Ayun oh. Kalimutan. Kalimutan magpalit. Arabong arabo. Ano, sarap ng alugbati oh. Tataba. Mas maganda yung may mga tanim tayong gulay para pag gusto nating magluto ng mga Pilipinong lutuin, nakakakuha tayo ng gulay. Ito, tanlad. Yeah, sarap niya ilagay sa tinola. Tsaka yung ampalaya. Pag nailagay mo sa tinola yan, star-star ang sabaw. Yung kamuti naman, masarap sa sinigang. So, yun po, shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin na nagpapa-shoutout. Shoutout kay Manoy J. Barquez. Shoutout sa'yo, Noy. Kay Manoy Chris Amante dyan sa Jeddah. Ingat ka dyan. Balita ko, maraming COVID dyan. Kaya ingat-ingat, huwag ka na muna maglalabas ng bahay para hindi ka makakuha ng sakit. Kay paring Goryo, shout out din sa'yo. Nasaan ka na ba ngayon? Nasa Dubai ba o Saudi pa rin? Yun, sa mga pinsan ko na nagpapa-shout out sa inyo. Salamat sa pag-subscribe sa video ko. Salamat ng marami at nagustuhan nyo yung video. So yun, bali hanggang dito muna po yung video ko. Ingat tayong lahat. God bless.